sa ating Chen's Cooking and Vlog. Naku, maulan na araw na naman po sa inyong lahat. Pero okay lang yan, tamang-tama din yan sa ating dish na lulutuin ngayon. Ito ay ang pork dinuguan o bicol dinuguan. Ito po ang ating mga ricado. Ito nga palang ating ricado para sa ating bicol dinuguan. Gagamit tayo dyan ng garlic, ng white onion, gagamit din tayo dyan ng ginger para iwas lansa. Gagamit din tayo dyan ng mga tatlong siling labuyo at ng sili pangsigang o long green chili pepper. Gagamit din tayo dyan ng vinegar. Makakatulong yan para maging balance yung lasa ng ating dinuguan o ng bicol dinuguan. Siyempre, ang ating pork belly. At siyempre, gagamit din tayo dyan ng coconut milk o gata. Gagamit din tayo dyan ng salt and pepper to taste. Mga kaunti lang. At syempre kung dinuguan, syempre may dugo tayo dyan ng baboy. Syempre gagamit din tayo ng cooking oil. At gagamit din tayo dyan ng dried oregano, ng patis at ng tubig. So tara na at magsimula na tayong magluto. So ayan, nagpapainit na ako ng ating lutuan. So habang umiinit na siya, ilagay mo na ang cooking oil. Ilagay mo na ang garlic. Isunod mo na ang onion. Kapag magluluto ka ng dinuguan, damihan mo yung sibuyas para mas maging malasa ang dinuguan mo. So, isunod mo na ang ginger. Ilagay muna din ang karne mo. So, hayaan mo muna mag-brownies yung kanyang ilalim. So, after ng ilang minuto, haluin mo na din. At yung kabilang side naman. So, ilagay mo na yung salt and pepper to taste.
Gigisa lang natin to ng mga ilang minuto. Para lumabas yung katas ng ating karne. So after ng ilang mga minuto, isunod mo naman ang vinegar. Huwag mo muna siyang ahaluin ng mga 5 minutes at huwag mo rin tatakpan. So after 5 minutes, pwede mo na siyang haluin. So, ilagay muna din ang dried oregano. After mo mailagay ang dried oregano, haluin mo na uli. Isunod muna din ang fish sauce. Hayaan lang natin ng ilang minuto at isusunod na natin ang ating water. Sunod mo naman ang iyong tubig. Hayaan lang natin siya ng mga 20 minutes. So, tatakpan ko lang to. So, after ng 20 minutes, ilagay mo naman ng dugo o dugo ng baboy ng dahan-dahan para nang sa ganun hindi mamuo. Habang nilalagay mo yung dugo, haluin mo ng haluin. After yung dugo, ilagay mo naman yung konting siling labuyo. Yung tama lang sa anghang na gusto mo. So, ilagay mo na din yung asukal.
konti lang para mabalance lang yung lasa ng ating dinuguan o ng ating bicol dinuguan. Ilagay mo na din yung ating laurel. So, hayaan lang natin siya ng ilang mga minuto pa. At hindi ko siya tatakpan dahil lang gusto kong mangyari ay mag-evaporate ng konti yung kanyang sabaw. Tsaka natin ilalagay yung gata. Ilagay mo naman ngayon ang siling pangsigang. Ilagay mo na din ang iyong gata. So, hayaan lang natin ng ilang minuto nang maluto naman yung ating gata. So, after 1 hour, luto na po ang ating bicol dinuguan. So, ready to serving bowl. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na, kumuha ka na ng maraming kanin. At, nako, mapapa-extra rice ka. Ito na po ang ating bicol dinuguan.